It's merienda time po at hindi ako nagluto dahil nilibre ako ng aking amo. Ayan, meron tayong french fries, meron akong kape, meron akong chicken wings ng KFC, at saka my favorite, egg tart. Let's do it na! Yummy! Pero isa lang muna kakainin ko. Tap nito yan. Favorite ko sa KFC. Egg tart nila. Kasi hindi mawawala yung kape. Wala mo ng luto-luto ngayon. Magkakabot si Miss Dan. Kagandahan lang dito sa amo ko ngayon. Yung siya, generous siya. Kaya lang sobra. Ang daming sayang. Minsan nang hinayang ako. Alam niya binibigay sa akin. Diyan ako mga nakabak pa. Ang dami ah. Mga gamit. Ang dami na ako nabuhi sa bahay. Sa Pilipinas ng mga appliances, ganyan. Kaya lang yung iba, wanted. Pabilan ko na lang ng ilang tao doon. Kasi hindi naman daw nila ginagamit. Ako daw yung ginagamit. Hindi naman sila nag-bidit. Hindi sila mahilig, pero mahilig siya bumili. Yung amo ko lang, yung si Madam Arche. Kasi noon, may malakas kang bahay sa city. Noong araw, merong nag-manage siya na kasino. Noong nag-decide siya na dito na kay Lola, sa bundok. Para daw na alagaan si Lola, nakikita niya kay Lola. Pero ayaw niya maghugas ng patino lang. Ayun. Minsan may kukupak. Wala na mga among walang kukupak. Pero kailangan minsan marunong tayo magdala. May time din na sumuko ako sa kanya. Tumawag ako sa hotel. Magpapalit ako ng amo. Siguro hindi lang isang beses. Kaya lang sinusuyo pa rin ako ng broker. Ganyan-ganyan lang yung amo mo. Pero gusto ka niyan. Ayaw ka niyang umalis. Ay, malambot ang ilong ko. Hindi ako umalis. Tapos, usurulan din niya ako. Ano na binibigay. Ang maganda nga lang dito. Pag may sideline, pag halimbawa tulad niya na fiesta ng Santa Maria dito sa grotto. Meron akong income niya, meron akong sideline. Kasi nga magluluto ako. Marami akong luluto. 2K o 3K na isang araw lang yun. Awal lang siyang araw, lunch lang naman kasi kakain sila. Mag-minsa tapos magla-lunch. Ganun. Saka ang maganda rin dito pagka
Chinese New Year. Dahil marami anak si Lola, maraming bibigay. Minsan yung hinahayang doon ako umalis. Magpapaamo lang ako. Pero pinamiss ko na hanggang huli si Lola, babantayin ko. Sa mabait ng amo, ganyan yan talaga. Chicken wings. Nasa yung chicken wings. Wala yung chicken. Ay, yung wings. Yun. Daming binili ni Madam. Ganyan kami, tatlo lang kami doon. Si Lola hindi naman kakain. Sabi na natin. Isa lang kainin ko. Short ng libre. Actually, kaka-increase ko pa lang dito. Na-increase na ako ng 2K. Kaya masaya rin ako. Second month ko na ngayon. 21K ang sahod ko. Isang sahod rito. 17K and 10. Plus yung day off. Pag hindi kami ng day off. So, pumapatak ng 20K. So, ngayon ang sahod ko. 20K ngayon, tips. Plus yung day off ko pa na pag hindi ako ng day off. Plus 1,000K ng pag-alaga ng aso. Kasi pag-alaga ko, pag inaalagaan ko yung aso, may bayad din. Aalis ka pa ba nun? Masyado si Jen, di ba? Masiguan lang konti. Hindi rin mahirap ang trabaho dito. Pagkaan, luto lang. Pagkaan, marami kasi sila eh. Mga farmers. Luto ng luto. Kasi nga 7 magkakabatid. Marami niluluto ang pagkain. Sarap sana na ito kung suka. Hindi malutong yung KFC ha. Pero kahit saan naman tayo pumunta guys, pag hindi tayo mapagkumbaba, masilisin, wala. Anong nangyayari sa atin? Nung galing pa ako sa ano, nag-2 years kasi ako sa Saudi. After ko mag-Saudi, nag-Kuwait ako. Meron akong re-entry ng Saudi, hindi ako bumalik. Sa bahay ako. Kasi nga, ang daming anak ng madam ko sa Saudi. Marami din trabaho dun, alam niyo naman dun. Lalo ang pag-Ramadan. So, hindi nga ako bumalik kahit mariyante ako. Walang problema kasi ibang bansa naman pupuntahan ko. Kuwait. May nakalabas ulit ako ng bansa. Kahit mariyante ako. Pagdating sa Kuwait, isa lang alaga ko. 10 years old pa na babae. Magkasunod-sunod yung problema ko, namatay tatay ko. Namatay muna yung kapatid ko. Nung namatay yung kapatid ko, na-stroke tatay ko. Tapos nung na-stroke tatay ko, yung kapatid kong babae, nabangga ng jeep. So, sunod-sunod. Parang stress na ako dun sa Kuwait. Stress na ako kay isip. Sa kakaisip ko, siguro nagkakasakit ako. Lagi ako nalalagnat. Ganun. Ngayon sabi ko sa amo ko, Madam, uuwi muna ako. Pero 3 months na lang eh. 3 months na lang bago matatapos na yung contract ko. Alam niyo ba ang ginawa sa akin? Kasi parang naiguhan siya dahil sinasabi niya sa mga kaibigan niya, babalikan ko siya. Yung madam ko sa Kuwait. Pinakulong niya ako sa immigration.
ano daw, hindi pa nga daw tapos yung contract ko, gusto ko na raw umuwi. Ngayon, kinausap ako ng mga pulis doon, mga babae. Sabi ko, nagbigay ako sa kanya ng pang-ticket. Siguro hindi naman ano na yung ano ko. Kasi ako na magbabayad ng ticket ko. Tapos tinawagan nila yung madam ko. Sabi daw ng madam ko, kung gusto mo para bumalik dun sa ama mo. Sabi ko, hindi na, gusto ko na umuwi. Sabi ko, ganun sa kanya. Pinakulong-kulong niya ako dito, tapos pababalikin niya ako sa kanya. May bayad pa ako sa ticket ko. Salbay talaga yung madam ko na. Tapos after nung one week ako dun sa immigration. Nilalagnat ako lagi dun. After nun, bago ko umuwi ng ano, bago ko pumunta ng airport, dumating sila. Nakangiti pa, mga walang hiya, pati yung alaga ko. May pabaon sa akin, chocolate, tsaka yung ibang damit na bago. Diyan, baon mo yan. Parang gusto ko magsalita. Papabaonan niyo pa ako ng chocolate, kunwari pinakulong niyo naman ako. Hindi niya lang matanggap na alisan ko siya. Pagbahay talaga yung madam ko na lang. Ay nako, naka 10 minutes na ako, kadaldal ko. Ngayon lang ako dumaldal ng ganito katagal ah. Sarap pala nung KFC kapag dumadaldal ka, no? Lugo po, babay na muna. Patapusin ko na itong pagkain ko, i-enjoy ko na. Mega love shout out sa lahat ng team ko. Tsaka sa mga friend ko. Ingat kayo lagi. Keep safe. God bless. Babush! Yes, I'm on.